meron po akong accessory haul para po sa inyo. Yan, medyo madami-dami po yung mga accessories ko. Pero bago ko pa man umpisahan yung show and tell ko sa inyo, gusto ko munang sabihin kung ano yung mga accessories ko na ito. Mga Bangkok rose gold ang mga ito. 14K siya, pero hindi po siya pwedeng isanla kasi wala siyang value. Kasi coated lang siya ng 14K. Pero kahit na ganun, maganda siya, affordable, tsaka marami kayong pagpipilian. Tsaka parang meron siya maliliit na pakpak. Yung ganitong hikaw, pwede rin siya pang everyday use, pero para sa akin personally, kasi gusto ko lang mga simpleng hikaw kung pang everyday use, yung mga ganito, ginagamit ko siya pang occasion. Pero super cute niya. Pang second item ko pa ito. Yan, dangling siya na infinity style. Na meron lang siyang bato sa gitna. So, very simple siya kahit dangling. Tsaka kahit na rose gold. Pero very simple siya. Good for everyday use. Pwede itong gamitin pang araw. Pakatatlong item ko po ito. Yan, dangling siya. Ang style niya ay butterfly na meron siyang hawak na dahon. Tapos may mga ilan-ilan lang siyang mga bato. Ito, kung ikaw yung tao na mahilig sa dangling pero yung medium length lang, yung hindi masyadong dangling, maganda ito. Maganda itong pang-ep. Yung pang-apat yung po na item ay ito. Round siya na hikaw. Butterfly style. Yung mga bato niya ay clear lang. Pero meron din akong ganitong style na tricolor. Pero yung mga ito, maganda siya for everyday use. Pwede siyang pambata, pandalaga. Fifth po na item ko ito. Stud siya na bling-bling. Na star shape. Good for everyday use po ito. Meron po yung stud na silver. Usually yung silver na studs na yung very common na square. Parang ganito din po. Pero ito star lang. Tapos yung silver yung pakaw pero ito rose po. Ito maganda po for everyday. Sixth po na item pa ito. Two-tones heart siya. Na may isang bato lang sa center. Very simple. Magandang pang-araw-araw. Pang seventh po na item ko ay ito. Yan. Meron siyang isang dangling siya na meron siyang isang malaking bato na merong G-clef na nakalagay sa may bato. So ito, para na naman sa akin, hindi ko ito gagamitin for everyday use. Maganda itong gamitin occasionally. Tsaka ito, maganda siyang i-pair sa mga simple dresses. Next item ko po, pang 8 item ko ay ito. Stud siya na flower shape, flower style. Marami siyang bato. Sobra siyang mabato. Yung style nito kahit na stud is very overwhelming. Kaya mas maganda itong gamitin for parties o kaya okay din itong gamitin pang trabaho. Lalo na sa mga teachers o sa mga nag-office. Maganda itong gamitin. Pang night na item ko, studs. Ito, maganda ito para sa mga dalaga, sa mga estudyante. Dahil flower shape, tapos mga pink yung mga bato niya. Maganda siyang pang everyday use. O kaya maganda rin siyang pang pair sa mga dresses kasi yung style niya. Pero halos naman lahat to ay maganda rin i-pair occasionally or for everyday use. Depende na rin sa style mo. Last but not the least, yung pinaka-in-demand talaga sa akin na hikaw na pwedeng pang everyday o kaya pang party o kaya pang opisina. Lalong-lalo na sa mga nag-uopisina. Talagang best seller ko ito sa kanila ay ito.
Chanel. Dangling na Chanel. Bestseller ko talaga ito. Lalo na para sa mga nag-office. Kasi maganda talaga siya. Ayan. So, yan po yung accessory haul ko. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan ninyo. At kung interesado pa po kayong makita yung iba ko pong designs, just click the link below. Yung mga accessories po na pinakita ko ay Bangkok Rose Gold. 14K siya, pero ulitin ko po, hindi po siya pwedeng isanla kasi coated lang siya ng 14K, kaya wala po siyang value. Pero, hypoallergenic siya, affordable, tsaka magaganda. Maraming salamat po ulit. Bye!